Sa Enero na ang groundbreaking ng Mega Manila Subway Project na inaasahang papawi sa kalbaryo ng mga commuter. Sa 2022, inaasahang may matatapos ng parte ng mahigit 300 bilyong pisong underground train project. Tatakbo ito ng 30 kilometro mula sa Mindanao Avenue sa Quezon City, dadaan ng Mandaluyong, Taguig, Makati, Pasay hanggang sa Naiya sa Parañaque. Target nitong gawing 40 minutes na lang ang biyahe mula QC hanggang sa Naiya. Target po natin na ma-reach yung partial operability na tinatawag ng Metro Manila Subway sa 2022 bago po mag-end yung termino ng ating Pangulong Duterte. 14 ang istasyon ng Subway Project. Meron din itong 5 kilometrong probisyon para makarugtong ang LRT Line 1 sa Maynila at sa subway na gagawin din sa Business District ng Makati. Mga eksperto mula sa Japan ang makakatulong ng Pilipinas sa paggawa ng subway system. Target na tapusin ang proyekto sa 2025. Yung full operability naman po ay inaasahan natin na magaganap sa 2025. Ang huling station ng subway ay sa Naiya. Magkakaroon po ng provision for additional 5 kilometers. So magkakaroon po ng 2 additional stations at i-connect po ito sa LRT1 Cavite Extension. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting.